Guys, good morning po. Andito na naman guys ako sa ano, sa bahay guys ng pinsan ko, guys na si si Yul guys. Ito pupunta kami guys doon sa ano. Good morning. Doon kami magba-vlog guys doon sa ano, yung malaking kahoy guys, Baliti tawag yan guys, Baliti. Sige. So, mga kaibigan, no, ang pupuntahan namin ngayon ay isang lugar dito sa Bohol, dito sa Baclayon, na tinataguri ang pinakamalaking kahoy sa buong Pilipinas, no? Isa siyang kahoy na Baliti, no? Wala pang nakatrace kung anong taon ito tinanim. Kahit yung mga great grandparents namin, sabi nila nandiyan na yan, ganun kalaki, no? Siguro mga estimate ko, no, during Spanish time, siguro mga 17th century nandiyan na yan hanggang ngayon, no? Lumaki siya. So ngayon yun ang pupuntahan natin sa ngayon, no, ni Roger. Okay. Pupunta na kami guys doon sa ano, doon sa Baliti. Kasama tong ano, yung pinsan ko guys. Guys, ito na yung ano guys, yung Baliti guys dito sa Baclayon, yan. Yan, ito na. Madungo ba sa kanan der? Bana? Madungo. Ayan. Oh. Tabi. Noise. Oh, kanang minus og kwan. Kuan na kumada ang ako ang namay mic na ko nga kwan kanang minus og noise bitaw. Buya. Ayan. Mga kaibigan, ito yung tinataguro ang pinakamalaking kahoy sa buong Pilipinas, no, Baliti 3. Ito nakikita nyo, ito yung puno niya, no. Ito anak pa lang to, pero ang ito yung pinaka mother tree niya, laki. No? So may kwento dito mga kaibigan, no, na itong kahoy na to, hindi pa ito ganito kasi may nakabili nito na foreigner, tapos nilagyan niya ng pader. Noong unang panahon nito, talagang ano to, daming mga kahoy-kahoy, nakakatakot nga eh. Kasi nung mga bata pa kami, tuwing dadaan kami dito, hapon tatakbo kami dahil nakakatakot, no? At maniwala kayo at saka hindi, maraming mga pangyayari dito na siguro yung ibang tao hindi maniwala, pero ako mismo nakasaksi, no? Nung elementary pa ako dyan, naalala ko kasi yung bahay namin, kitang-kita ito, wala pang masyadong kahoy katapat noon. Ang daming nangyaring aksidente dito, no? Maraming mga taong namatay na aksidente. Yung sasakyan nila, nalaglag, no? Doon mismo sa tapat kasi mayroong parang malalim dyan. No? Yun nga ang nakapagtaka, no? Sa daming lugar nito na area, bakit dito sa tapat mismo, sa Baliti, nagkaroon ng aksidente, nalaglag yung mga sakyana, nalaglag. Mga tao, maraming namatay, no? Natandaan ko yon, halos every year, mayroong mga, siguro mga tatlong aksidente or apat na aksidente na nangyari sa lugar na to. No, hindi ko naman sinasabing gawa-gawa lang ito dahil ako mismo nakasaksi ng aksidente. In fact, last accident na nasaksihan ko, itong may asawa na ako noong 1998, no? Grabe din, isang sakyanan ng military. Nalaglag, nahulog yan sa may tapat, no? Titingnan natin yung area, no?